Bueno mga kaibigan, andito na lang po ako sa isang bagong seri ng Kwento Mon at ang aking kwento ngayon ay may kinalaman sa aking trabaho. Ang vlog ko po ngayon ay tungkol sa dialyzer. I'm sure, marami sa mga kamag-anak ng pasyente o yung pasyente ang may malaking concern dito, lalo na yung mga gumagastos sa kanila. Bakit may dialyzer na bago at bakit may dialyzer na reuse? Kaya ako gustong himayin to kasi kapag bago ang dialyzer, ibig sabihin, dagdag gastusin to sa part ng patient. Alam niyo, may mga pasyente pa nga, o kaya kamag-anak ng pasyente, minsan sinasabi sa mga nurse, bakit bagong dialyzer na naman kami? Siguro hindi inaayos ang pagkakalinis, no? O kaya, siguro sinasadya ang ibagsak, no, para bagong dialyzer kami. Pinipirahan niyo kami. O kaya minsan pa nga, pinakamalalang narinig ko, sinabihan kami na, siguro, kumukota kayo. Kaya pag nakaraming bagong dialyzer, may nakukuha kang incentive, no? Ano makalang sa amin, networking, kapag nag-pair to, may one-five na makukuha. Power! Payaman, di ba? Eto, ipapaliwanag ko. Una sa lahat, ano muna ang dialyzer? Ang dialyzer ay isang tubo na naglalaman ng fiber. Ito ay nagsisilbing salaan ng dugo ng tao. It acts as the artificial kidney ng tao. Bakit artificial kidney? Kasi ginagampanan niya ang trabaho ng kidneys natin kapag ito ay pumapalya na o kapag ito ay hindi nagka-function ng maayos o totally, hindi talaga gumagana. Ano nga ba ang trabaho ng ating kidneys sa ating katawan? Well, merong apat ang trabaho ng ating kidneys. Una, sinasala niya ang lason o toxin sa ating dugo at inilalabas niya sa pamamagitan ng ating pag-ihi. Pangalawa, tinatanggal niya ang ating excess fluid o yung sobrang tubig sa ating katawan dahil kapag hindi niya yung tinanggal, magmamanas tayo o kaya mapupunta yung tubig sa ating baga at mahirapan tayo huminga, malulunod tayo na kung tawagin ay congestion. Pangatlo, pinapanatili niya ang ating acid-base balance o sa simpleng paliwanag, binabalansin niya ang timpla ng ating dugo. Hindi pwedeng purong-puro at hindi rin pwedeng malagnaw. Yung mga sobrang electrolytes, minerals, acid at iba pang mga substances na hindi kailangan ng ating katawan ay inaalis niya. At kung ano lang kailangan ng katawan natin, yun lang ang itinitira niya. At ang pang-apat, naglalabas ito ng hormones para mapanatiling normal ang ating blood pressure. Ito yung renin. At isa pang hormone na kanya nilalabas para naman mapanatiling mapula ang ating dugo. Ito ay yung erythropoietin. At sa lahat ng functions ng kidneys na to, lahat yan ay kayang gampanan ng ating dialyzer. Maliban sa isa, yung production ng hormone. Kaya ang taong nagdadialysis, kailangan niyang maintenance na gamot para sa kanyang blood pressure at regular na injection ng epoetin para mapanatili ang kanyang dugong normal na kulay. Bakit nasisira ang kidneys natin? Well, napakalawak na usapin niya, napakaraming causes, so I think sa ibang vlog na lang. Balik tayo sa dialyzer. Okay, dialyzer. Ang dialyzer ay may iba't ibang sukat. Ang hawak ko po ngayon ay ang pinakamaliit na sukat for demo purposes lang ito. Maraming sizes ng dialyzer, pero ito lang ang available na pwede kong gamitin para sa demo natin. So, ang hawak ko po ngayon ay ang pinakamaliit na size. Sadyang tinakpa ko na yung label niya kasi ayaw ko makita yung brand dahil hindi naman ako sponsor. Okay. Oh, pero kaya kong sabihin sa inyo kung ang pinakamagandang pinakapakit ng dialyzer. Ang pinakamaganda alam kung ano ay... Joke lang, maray. Okay. Bago ka magpatuloy sa aking pag-demo ng dialyzer, mag-iwan muna ako ng assignment natin na sasagutin din natin mamaya pagkatapos ng vlog na to. Gusto ko muna itanong sa inyo kung ano ang ibig sabihin nito. Mamaya sasagutin ko po yan. So, bakit bagong dialyzer o new dialyzer? Well, kung bagong pasyente ka naman kasi nagpapadialysis, malamang sa malamang bagong dialyzer talaga gagamitin sa'yo. Hindi naman kasi pwedeng yung dialyzer na gamit ng kapitbahay mo ay gagamitin sa'yo. At hindi rin pwedeng yung dialyzer na gamit ng kamag-anak mo o kapatid mo na nagdialysis ay gagamitin din sa'yo. Walang ganong senaryo. Bawat dialysis patient ay may kanya-kanyang dialyzer. May pangalan ang bawat dialyzer na ginamit para sa'yo. Pero, kung matagal ka ng dialysis patient, bakit may bagong dialyzer pa rin? Well, kaya nagbabago ang dialyzer ng taong nagdialysis dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, kapag nasagad mo na ang maximum reuse o yung palugit na paggamit ng reuse dialyzer, ibig sabihin, kailangan nang i-dispose ang dialyzer. May limit kasi ang paggamit ng reuse dialyzer. Pero kung hanggang ilan, depende yun sa institution's protocol. Pero ang sure ako, hindi siya wantosawa. Pangalawang dahilan kung bakit nagbabago ang dialyzer? Well, kapag nagkaroon ng leakage dito sa fiber ng dialyzer, kapag lumalabas ang dugo ng patient, kailangan na siyang palitan o yung pagkakaroon ng tagas sa fiber ng dialyzer. Paano malaman kung nag-leak siya?
well, makikita magiging kulay pula to, magiging kulay pula yung dialyzer, or mag-a-alarm yung machine ng dialysis. Magsasabi siya na blood leak. So that means kailangan mo ng palitan, otherwise mauubos ang dugo ng patient kasi sasama siya doon sa waste product. Yung mga creatinine tsaka yung mga excess fluid, sasama siya as waste product lang. At ang pangatlong dahilan kung bakit nagbabago ng dialyzer, kapag ang dialyzer ay clotted na siya, barado na yung fiber ng dialyzer, hindi niya na kaya o wala na siyang kakayahan para mag-filter o magtanggal pa ng excess fluid ng patient o magtanggal ng toxic waste. So kailangan mo na magbago ng dialyzer. Paano malalaman? Makikita niyo sa machine ng dialysis, mag-a-alarm siya, mataas yung pressure sa loob ng dialyzer. Kasi barado na siya. Ngayon, bakit nagbabara ang dialyzer? Paano siya nagbabara at paano siya nililinis? Narito. Ang bawat dialyzer may tinatawag ng TCV. Ano ang TCV? Ang TCV ay total cell volume. Ito yung amount ng fluid sa loob ng dialyzer o yung capacity volume ng dialyzer. May sukat yan, depende sa size ng dialyzer. Every time na ginagamit ang dialyzer, minsan walang bara, pero madalas nagkakaroon ng bara sa fiber ng dialyzer. Nililinis ang dialyzer sa pamamagitan ng high pressure reverse osmosis or distilled water. Of course, kailangan malinis. Pagkatapos linisin ang dialyzer, sadyang pupunan natin siya ng tubig sa loob ng fiber para sukatin naman yung TCV or total cell volume. Pagkatapos malagay ang tubig, i-drain natin yung tubig na nilagay. Sasahurin natin yung drainage gamit ang graduated cylinder o kahit anong container na may calibration ng ml or milliliter. Para mas masaid pa natin ang laman ng fluid sa loob ng fiber, gagamitan natin siya ng high-pressured air. Yan ang proseso kung manual na pag-reuse ang dialyzer, pero marami ng mga institution na yun na gumagamit ng automated. Na pagkasalpak mo sa machine, automatic yung machine na ang magre-read kung ano yung total cell volume ng dialyzer. Pero the same principle pa rin, sinusukat ang TCV or total cell volume sa pamagitan ng paglagay ng fluid at kung ilan pa ang kayang i-drain nito. Alam ko mahirap unawain kung ano loob ng dialyzer. Gumawa ako ng paraan para mas maipaliwag ng maayos. Gagamit tayo ng props. Kunyari, ito yung dialyzer. Ito yung loob ng dialyzer. Zoom in lang natin. Ang straw, ito yung fiber. Sa loob ng straw, dito dumadaan yung dugo ng patient. Sa pagitan ng bawat straw, dito naman dumadaan yung ating dialysate. Ano ang dialysate? Ito yung tubig na ginagamit o yung fluid na ginagamit para malinis yung dugo natin. Siya rin ang taga-replace ng ating mga electrolytes na nawawala dahil tinatanggal siya sa dialysis. Remember, ang TCV o total cell volume ay depende sa sukat ng dialyzer. At ang sukat ng TCV para magamit pa ang dialyzer sa susunod na dialysis ay dapat hindi bababa sa 80% ng total cell volume ng priming volume ng dialyzer. Okay, for example, ang dialyzer na to ay mayroong 100 ml fluid capacity as priming volume. Ibig sabihin, hindi pwedeng bumaba sa 80 ml ang TCV nito para magamit ulit sa next dialysis dahil ang 80 ml ay katumbas ng 80% base sa AAMI at saka DOH standards. O, kunyari next dialysis, ginamit ulit at nireuse at may nakuhang TCV na 80 ml. Ibig sabihin, pwede pa rin siyang gamitin sa next dialysis kasi ang 80 ml ay katumbas ng 80%. Okay, next dialysis ulit. After next dialysis, ang nakuhang TCV ay 78 ml. 78 ml, pwede pang gamitin, hindi na. Of course, hindi na. Kasi ang 78 ay katumbas 78%, which is below the acceptable level ng TCV. Ano ang mangyayari kapag ang patient pilit na pinagamit ang dialyzer na mababa ang TCV? Well, lugi siya. Dahil ang TCV na mababa sa 80% ay wala nang kakayahan para mag-filter pa ng blood o magsala ng toxins sa blood ng patient. Ano ang mangyayari? Pagdating sa dialysis machine, kapag sinalang ka, mag-a-alarm na mag-a-alarm ang dialyzer kasi madidetect ng machine na mataas yung pressure ng dialyzer. Meron kasing parameters doon sa screen ng monitor ng dialysis machine na indicator kung acceptable pa yung dialyzer o hindi kasi tumataas yung pressure niya. Kapag mataas yung pressure, ibig sabihin, barado na ang fiber niya. Titigil ang dialysis or worse, baka mag-clot yung blood mo kasi patigil-tigil siya, hindi continuous yung flow. Okay, ngayon, balik tayo sa assignment natin kanina. Sabi ko, ano ang ibig sabihin nito? Well, eto siya. Ang dialyzer, hindi ko alam kung kayang kita ng camera. Look. Ayan. Okay. Lahat ng dialyzer ay may ganyang sign. Kahit titigan nyo pa yung dialyzer nyo sa kung saan kayo yung na-dialysis, merong ganitong sign ang bawat dialyzer. It is a universal sign na ang ibig sabihin ay single use only. Or do not reuse.
Yes, tama po. Kahit i-google nyo pa. Sa madaling sabi, pagkatapos gamitin ay dapat itapon. Hindi ito pwedeng gamitin ng higit pa sa isa. Ganyan sa ibang bansa, sa Europa, sa Amerika, New Zealand, Australia, at sa kahit sa mayamang bansa. Single use lang sila. Actually, yung mismo dialysis treatment nila ay halos libre na kasama ng mga supplies. Ang tanong, bakit nire-reuse natin? Well, simple lang ang sagot dyan. Dahil hindi tayo kasing yaman ng mga bansang nabanggit ko. Dito sa Pilipinas, reality check lang, third world country tayo. Hindi lahat ng Pilipinong nagda-dialysis ay capable o makaka-afford para magpa-new dialyzer every time magpa-dialysis sila. Dahil mahal kasi ito, guys. Bukod pa sa dialysis treatment, separate kasi ang bayad ng dialyzer. Kaya ginagawa nating reuse ito kasi tulong na natin ito para maibsan yung mga gastusin ng pasyente. Pero merong ibang institusyon dito sa Pilipinas na single use lang sila. Hindi ko nasasabihin kung sino-sino sila, pero usually, ito yung mga victim hospitals. Pero sa average Filipino patient, hindi nila afford ang mag-single use. Kailangan siyang i-reuse. So, ano ang point ko? Ito lang yan. Bago nyo pagalitan yung mga nurse o mga technician, bago nyo sila pagtaasan ng boses, o kaya bago nyo pagbintangan na kumukotak sila sa bawat new dialyzer na parang networking lang. Okay, ito po yung mga reasons behind kaya po naging new dialyzer. Kahit po nakaka-isa, dalawa, apat, lima, or pitong gamitan pa lang, dispose dialyzer na siya kahit di pa na-maximize yung limit ng paggamit, na-dispose na siya kasi maraming factors kaya po siya nagka-clot, kaya po siya naging new. Ay naku, buti na nausa yung vlog ngayon kasi ang hirap nito ipaliwanag sa actual setting, lalo nang kausap mo ay mataas na ang pitch at saka medyo triggered na kasi ng gastusin. Ang hirap ipaliwanag ito. Buti na may vlog na nauso kaya eto, pinapaliwanag ko siya. Kaya kapag hindi po mapasa ang TCB ng dialyzer nyo, siguro naman, baka hanggang doon na lang siya. Kasi in the first place, ay hindi naman talaga siya nare-reuse. Single use lang talaga siya. Pinipilit lang natin kasi para maibsan yung gastusin natin. Hindi naman pinagbabawal ang paggamit ng reuse dialyzer. Basta't ito'y alisunod lamang sa standards ng DOH PO number 2012-0001 or the New Rules and Regulations Governing the Licensure and Regulation of Dialysis Facilities in the Philippines at saka sa AAMI or the Association of Advancement of Medical Instrumentation. Pwede nyo pong i-search sa Google kung ano po yung content ng mga rules and regulations na yun. At yan pong ating kwento po sa ngayon. More vlogs are coming up. Just subscribe to my YouTube channel or Facebook page. You may also suggest topics to discuss at the comment section below.